May pakiusap si Vice President Lenny Robredo sa kanyang mga taga-suporta kasunod ng press conference kahapon ng tatlong presidential candidates. Sa isang Facebook post, nagpasalamat si Robredo sa lahat ng dumipensa. Pero huwag daw magpatalo sa emosyon at huwag nang magbitaw ng masasakit na salita. Focus na lang daw sa kampanya at sa bayan na kailangang ipaglaban. Nasa Infanta, Quezon kanina, si Robredo, sa gitna ng mga panawagan na huwag ituloy ang Kaliwa Dam, nangako si Robredo na walang maitutuloy na proyekto ng walang informed consent ang mga maapektuhan. Muli namang ibinida ni Senator Kiko Pangilinan ang iniyakda niyang Sagip Saka Act. Walang dadalhin na proyekto dito sa inyo na wala po kayong pag-ayon. Ipinaglaban po natin yan. Ilang buwan natin dinepensa ang nasabing batas. 100 bilyong pisong halaga ng Coal Levy Trust Fund ay maaari nang magamit ng ating magdunyog. Mula Infanta, lumipad pa Punilio Island si Robredo at Pangilinan para sa isang multi-sectoral meeting. Sunod silang nagtungo sa Marinduque. Nag-courtesy call sila kay Governor at League of Provinces of the Philippines President, Presbiterio Velasco Jr. Bumisita rin sila Robredo sa Diocese of Boac. Sa People's Rally doon, binanggit ni Robredo ang ilan sa mga proyekto ng Office of the Vice President sa Marinduque. Si Pangilinan binanggit naman ang kanyang platformang pagbibigay prioridad sa mga magsasaka at mangingisda.